Madam, nagagalit po kayo dahil sinasabi nyo, binibigay ko ng mga salita ang inyong bibig. Pero right now, di you naman already ako nagagalit. Assume, sinasabi ko lang wag niyong gawin yun. Pero ngayon po, sinabi nyo, you again insinuated that I had anything to do with the document. Ayan nga po sinasabi ko. As far as I know, Attorney, please stop using that offensive verb insinuating. I am a very plain speaker. Okay, pwede I'm sorry. Lang, oh, it's all right. Pwede okay. Nyo lang sabihin mali yung fact na sinasay, tinatanggi nyo yung sinabi ng ibang resource person. Apat na taon na pong itong investigasyon. Halos wala na pong nag-i-insinuate kasi dire-diretso na pong mag-usap. Excuse me kasi... No. Excuse me. Attorney Roque. I'm sorry, madam, but yes, I am a resource right. person invited. Yes, you are. Wait, I was wait, asked let me finish. To answer. Yes, you hindi already answered in excess. Kapag gusto nyo akong tumigil, papatigil nyo ako pag ako nag-explain. Yes. Attorney Roque, please be reminded to respect the chairperson. I'm very respectful, Madam Chair. Paano respectful yung nagsasalita siya? Sinasabayan mo siya. I apologize, Senator Gatchalian. One more I apologize. And I will cite you in contempt. Sinalakay ng mga awtoridad ang hinihinalang bahay ni dating presidential spokesperson Harry Roque sa Pine Woods Golf and Country Club sa Tuba, Benguet. Sa operasyon, dalawang Chinese nationals ang dinampot na hinihinalang konektado sa Philippine offshore gaming operators. Sinadya ng pinagsanib na Presidential Anti-Organized Crime Commission, Bureau of Immigration, Criminal Investigation and Detection Group, Philippine National Police, na dakipin ang puganting Chinese national. Dinala na ang dalawang Chinese sa BI at hahainan na ng deportation case. Si Roque ay pinahaharap ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality sa hearing ngayong Lunes, Hulyo 29, dahil sa pagkakasangkot ng kanyang pangalan sa issue ng Lucky South 99 Hub sa Porac, Pampanga. Sa nakaraang hearing ng Commit, sinabi ni Philippine Amusement and Gaming Corporation Chief Alejandro Tenco na sinamahan ni Roque ang isang opisyal ng Lucky South sa problema nila sa pag-cool at nag-follow up din ito sa reapplication ng lisensya ng nasabing Pogo. Pero para patunayan po yung katotohanan na nakalasaad sa dokumentong yan, dapat meron pong testigo na nakakita ng ginawa yung dokumentong yan o di naman kaya testigo ng gumawa ng dokumentong yan o di naman kaya yung testigo na pumirma ng dokumentong yan. Actually, pag wala as I said yan, earlier, excuse me. No, excuse me. Ma'am, excuse me. Kasi, no, excuse me. Attorney Roque. I'm sorry, madam, but yes, I am a resource person invited. Yes, you are. Wait. Let me finish. To answer. Yes, you already answered in excess. Kapag gusto nyo akong tumigil, papatigil nyo ako pag ako nag-explain. Yes. I thought we were engaged in the search for the truth. Oh, definitely we are. Attorney Roque, what I am saying, yes, and Sherwin. Attorney Roque, please be reminded to respect the chairperson. I'm very respectful, Madam Chair. Paano respectful yung nagsasalita sa sinasabayan mo siya? I apologize, Senator Gatchalian. One more I will cite you in contempt. And if you disrespect the chairperson, we'll be compelled to cite you in contempt. I understand and I apologize. Kung naman sabayan siya, nagsasalita siya, siya ang chairperson. Okay, Your Honor. I understand. I apologize. Ang nilinaw ni Roque na hindi siya naging legal counsel ng anumang illegal na Philippine offshore gaming operators at ng Lucky South 99. Subalit nanindigan si Tenco na pinangalanan nga itong si dating Secretary Roque bilang legal head sa organizational chart na isinumiti ng Lucky South 99 sa Philippine Amusement and Gaming Corporation para sa muling pag-apply ng kanilang lisensya. Narito pa ang mga karagdagang pahayag ni dating Secretary Harry Roque. Nung ako po ay nasa gobyerno pa, may mga nagre-reklamo sa mga villages gaya ng Multinational Village na ginagawang Pogo at 70 people at the time ang nasa residential homes. So nagtalaga pa ako ng caretaker para masigurado na wala pong ganyan at ang caretaker's report naman ay talagang hanggang 3 tao lang ang nakatira ron. Ang question po is, yun nga po, kung yung lalaking nahuli ay siyang merong tie sa Banban. At dahil ang alam ko po,
nag-due diligence din naman kami kung sino yung lalaking yon, partner yon nung aking lessee. But, gentleman of leisure po yun eh. Ang sinasabi nung aking katiwala, hindi naman umaalis ng bahay, golf lang ng golf kasi may golf course po dyan. At nang tinanong namin minsan ano ba ang trabaho niya, sabi niya he is a digital nomad, no? Cryptocurrency, no? So nais ko po makita talaga kung ano yung ebidensya na yung lalaking yon ay involved sa banban. Dahil kung hindi naman po, eh talagang meron pong concerted effort na ilingga ko dito sa mga pogo, no? Na akin namang itinatanggi po. Bahagi yan ang pagpapaliwanag ni dating Secretary Harry Roque sa kanyang pagdalo si Senado. Ni Vice President Sara Duterte ang umano'y kasinungalingan ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil sa mga pahayag nito kaugnay sa pagtanggal ng kanyang security personnel. Sa inilabas na open letter ni Duterte, una niya na munang nilinaw na wala siyang problema sa pagtanggal ng PNP Chief sa kanyang 75 security personnel na siyang nagsisilbing security team ng Office of the Vice President. Pero hindi raw maatim ng Vice Presidente ang sari-sari ring kwento at dahilan ni Marbil at tuloy-tuloy na panlilin lang nito sa taong bayan. Binigyang diin ni Duterte na ang Vice Presidential Protection Division na sumasailalim sa Police Security and Protection Group batay sa utos ng NAPOCOM ay sadya umanong ginawa para hindi na pakialaman pa ng PNP Chief ang security ng Vice President. Matatandaan na sinabi ni PNP Chief na bago nila tanggalin ang security details ng pangalawang pangulo ay nag-request muna sila sa OVP kung pwede itong pull out dahil kinakailangan nila ng dagdag na puwersa ng kapulisan sa National Capital Region at pumayag naman daw ang Office of the Vice President. Pero sa liham ng pangalawang pangulo, wala umanong request na nangyari at agad na kinuha lang ang kanyang security team pero hindi na raw siya nakipagtalo pa dahil gaya nga ng sinabi niya, hindi raw nito maaapektuhan ang kanyang tungkulin bilang pangalawang pangulo. Pahingil naman sa sinabi ni PNP Chief na wala silang nakikitang banta sa buhay ng Vice President kaya walang problema kung babawasan ang security team nito. Ibinahagi ni Duterte ang ilan sa mga banta sa kanya at pati na rin sa kanyang pamilya. Ilan nga rito ay ang malisyosong pagpapalabas ng video footage noong siya ay nasa Ninoy Aquino International Airport na kung saan ay nakuhanan rin ang kanyang asawa at menor de edad na anak na itinuturing niya ng malaking banta sa kanyang seguridad. Dito kwestiyon ng Vice Presidente kung ano nga ba ang ibig sabihin ng threat para sa pulisya. At kung totoo raw na wala ngang banta sa kanya, ay bakit pa raw ito nag-iwan ng 45 tauhan ng PNP na pinili mismo ni Marbil? Ani Duterte, hindi ba't mas banta umano kung ang harassment ay nanggagaling mismo sa mga tauhan ng gobyerno? Pagbibigay diin ng pangalawang pangulo, batas lang si Marbil at hindi ito Diyos. Kasunod nito, ipinunturi ni Duterte na kaduda-duda na ang 38 sa 75 PNP personnel na piniling masakop ng relief order ng PNP Chief ay mga pulis mula sa Mindanao at ipinalipat sa National Capital Region na para ba umanong hindi kulang ang pulis sa Mindanao. Iginiit ni Duterte na ang relief ng mga PNP personnel ay dumating matapos siya magbitiw bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon at matapos niya umanong ihambing ang SONA sa isang catastrophic event at matapos rin lumabas ang cocaine video. Malinaw anya ayon sa pangalawang pangulo na ito ay isang political harassment. Samantala, balikan naman natin ang pahayag ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil hinggil sa pagtatapyas nila sa security detail ng pangalawang pangulo. No, yung security ng Vice President under anymore sa amin, no, it's under the Presidential Security Command. And what you're doing right now, especially dun sa NCR na kulang-kulang ng mga tao natin, we have to, ano, magbawas po kami ng mga tao. Hindi naman nila kailangan. Even yung pre-generals sa amin. So ito po, we are trying to get other kinanong naman namin eh. Hindi naman po namin tinanggap, kinausap po ng PSPG natin, yung chief of staff ng ating vice president na yung mga tao natin. Kasi marami na sila eh.
kahapon, una na rin iniulat na nagbigay ng direktiba si Marbil na i-rationalize ang deployment ng Police Security and Protection Group personnel at bigyang prioridad ang mga individual na identified na may high security threat.